sinigap ko yung pansin ko doon. Pagkahigop ko, yung chili flakes ata or chili garlic, maalala. Dumiretso sa lalamunan ko. Oh. So pagkahigop ko, ubo ko ng ubo. Oh. Ubo ko ng ubo. Okay. Ubo ko ng ubo. Parang masusuka na ako. In-upload mo yan, ha? In-upload ko to. Sinadya akong i-upload. Nung ina-edit ko siya, sabi ko, mukhang suka ng pusa na yung ginawa ko. Mukha pa akong masuka-suka sa huli. I-upload ko ba to? Hey guys, good morning. We are here in the Crystal Beach Resort and we are going to have the Overland Kings raffle and Joel is already there. We gotta get there soon. We're going to learn a little bit from Ninong Ry also later. So look forward to that guys and I'll see you later. Hey guys, guess who? I know you know who. Bro, thank you so much for being here. Oh, naman, the great Ninong Ry. Yes, glad to be here, bro. Grabe. And ako, super excited ako to learn from you. Mm. Yung podcast natin, it's all about entrepreneurship, leadership, and management. Yeah. That's it. And tanong lagi is, paano ba nagsimula? Like, how did this all come to be? And kanina lang, I was interviewing Joel kasi hindi ko rin alam exactly how he started eh. Come to think of it, ako rin, hindi ko rin alam. Talaga? Alam ko lang, mahilig siya dito. Oo. Ilang alam ko, pero siguro papakwento na lang ako sa papanood. Ayun, yun, yung episode. Yeah. So ikaw naman, sureball, alam mo paano ka nagsimula? Of course. Saan ang galing? But alam mo, ang dami nakakita sa'yo, 1.8 million subscribers, dami na nanonood, tawa na ng tao, pero hindi na lang, bira lang siguro yung parang mag-trace back ulit eh. Parang saan ba ito nagsimula? So, gusto ko sana malaman, from you mismo, how did it all spark? Pandemic lang. July 20, I think that was, no. July 20, 2020. If I'm not mistaken. Yung araw na in-establish ko, yung page and channel ko. So, in-establish ko siya, sabi ko, all in ako dito. The reason is, parang less than a month or a month before that, napasara yung business namin due to pandemic. Ang business namin nun was, and still is, nagitinda kami sa palengke ng manok. Yeah, yun talaga yung family business namin from the start. Tapos, namatay si Papa ng 2019. So, ako na yung nag-take over dun, at least dun sa part ng business. Wow. So, itinda sa palengke araw-araw. Oo. Ang daming tao, pre. Oo. Sobrang daming tao. Eventually, tinamaan. Yung tinamaan isa namin tao, tinest, may mga positive. So kami, close contacts with each other. Oo. Sarado kami, pinasara kami ng local government. Wow. Tapos, sobrang workaholic ko. Hindi ako pwedeng... I mean, I really don't like the term workaholic, lalo ko pag nare-refer sa sarili ko. Nasanay na lang ako kasi yung sinasabi ng tao sa akin. Oo. Pero, siguro I just work a lot and I really do enjoy working. Oo. Kaya... Restless ka? Yes, restless ako. Nung wala ka ng trabaho overnight, anong gagawin mo? Saan mo
saan mo ilulugar yung display time energy mo. Correct. Diba? Walang paglalagyan nun. Mm. Pwede ginawa ako, nagluto na lang ako. Oo. Kasi graduate ako ng culinary kasi. Okay. So mahilig talaga ako magluto. Mm. Okay. Before ako maginda sa palengke, head chef ako na isang restaurant talaga. Ah, talaga? Yes, oo. Okay, okay. Ba't mo ginive up dahil dun sa 2019 na ano? No, weird nga eh. Kasi nag-give up ako kasi hindi na maganda yung mga nangyayari doon. Basically, kung bakit hindi nag-prosper ang partnership pagdating sa business. Kasi lang naman lagi sa kutsari, hindi kami nagkasundo-sundo. Oo. Yan naman lagi yan. Oo, eh, yun nga. Yan naman lagi yan. Yun nga. Pero 1 month after ko umalis, tsaka namatay si Papa. So alam mo yun? Oo. Parang may purpose. Oo, parang ganun. Tapos, hindi... Yun, luto lang sa bahay, ganyan. Tinivideohan ko, mga sizzling lang na kung ano-ano. Pero na first time mo mag-video no, nang niluluto mo? O hindi? Was it the first time? No. Okay. No, kasi before meron akong vlog. Okay. Hindi vlog ah. Vlog like, tak-tak-tak-tak, vlog talaga. And I need videos to, so actually, naka-up pa yung vlog na yun. Talaga? Ngayon ko lang ata i-announce to. Ian wants to be a chef. wordpress.com. Oo. Actually naka-up pa 'yon. And I believe yung mga, kaya ko kailangan ng videos nun para i-supplement yung vlogs na 'yon. Actually hindi naman talaga full recipe videos. So, kunyari, for example, meron doon gusto ko ipakita ko ano yung macaronage, meaning yung consistency dapat ng almond flour and egg white mixture mo for macarons. Kailangan makita niyo yung consistency. So nag-upload ako, nilagay ko doon. So gumagawa ko na mga food videos, pero never really vlogging. Ganun lang. Ayun, tapos meron akong may mga nanonood ng videos. O, ganyan. Wala pang, may, nung una walang edit talaga, raw. Mainit na pan, sizzling. Boom, post na. Tapos hanggang malawin may mga tao na hihingi na recipe. Sa mga food groups ko pinopost. May mga tao nang hihingi na ng recipes, ganyan. So, na akong ginagawa. Sige. Bumili ako ng gaming PC. Before the day na sinabi sa amin na sarado na kami. Okay. Kasi gusto kong may gawin. Oo. Bumili ako sa nagsarang computer shop. Oo. Nagsarang computer shop. Dami. Pinili ko siya ng mura halaga. 1 year to pay pa. Oh, talaga? Okay. Okay. Complete set yun. May monitor pa and all. May gaming chair pa na libre. Galing. Sobrang, diskarte yun. Yung diskarte, di ba? Tapos, hindi nagtagal, nag-editing PC siya kasi mga tao na nga, nangihingi na nga ng recipe. So, I need to edit this. So, in-edit ko siya, pinopost ko sa profile ko, sa mga food groups, lumalago na lumalago hanggang machambahan ko yung isa, which was sizzling crispy kare-kare. Na currently has 630 million views. What? Dami ah! Yeah. Parang 6 times population ng Pilipinas. Yeah. Parang ganon. That time, nag-gain siya ng 8 million views in, I guess, a week? I don't know. Basta a huge number. So, sabi ng tropa ko sa akin, pre, years ko nang sinasabi sa'yo na mag-vlog ka kasi you have the skills, you have the personality, marunong ka pang mag-edit ng videos. Which is very weird kung i-consider mo kung yung mga bagay na pwede ko isulat sa resume ko. Unique. So, ba't di ka mag-vlog? Lagi mo sinasabi, busy ka sa trabaho, ngayon wala kang trabaho. Wala ka na excuse. Oo nga. Tama nga siya, wala nga ako excuse. So tinuloy ko na. Oo. And andito na tayo ngayon. Oo. Pero, teka, yung sizzling kare-kare, 600. Parang ganun ba karami yung chef sa mundo? Sino ba nanonood nung sizzling kare-kare na video na yun? Tingin mo, paano nag-boom yun ng ganun? There was a time na pinilit kong i-recreate yung success na. So, in-analyze siya. Araw-araw siya pinaparod multiple times. Hanggang kabisado ko na frame by frame. Kabisado ko na kasi gusto ko i-replicate what made this so big. I mean, we can only speculate about the algorithm. Yes. Diba? Correct. Hindi mo naman alam yung bagay na yan. Oh. We can only speculate. So, ako sabi ko, na-realize ko bandang huli kasi hindi ko ina-attempt, hindi ko magani. Na-realize ko the algorithm is ever evolving. Tao yan, parang tao yan na natututo. So
yung mga bagay na ginawa ko noon, hindi na maaaring hindi na yan applicable ngayon. Tama. And I think talaga ano yun, sobrang ano nun pare, what you call this, parang unicorn yun. Oo, unicorn. No? Hindi ko alam kung sino yung mga nanonood nun. Oo. Pero definitely hindi na lang Pilipino nanonood nun kasi ang dami na ibang lingwahe. Ang dami. Hindi, tsaka, sorry ha, pero parang na-imagine ko lang, ako hindi talaga ako nanonood ng maraming cooking videos, no? Pero magpa-pop up siya dun sa YouTube homepage ko. Diba? Tapos parang, ano kaya yung anilagay mong thumbnail? Galing eh, kasi ibig sabihin, click nila yung video. Di ba? Yeah, pero this was on Facebook. Ah, which okay. Which is better. Discovery. Oo, kasi that time, lahat ng tao nasa bahay, hindi makakain sa labas. Oo, tama. And siguro food yung hot topic nun kasi pati mga food deliveries nun. Oo. May problema rin. Tama, tama. Yeah, so tama. I think serendipitous lang talaga lahat. Oo. Yeah. And nothing was forced. Yeah. Galing, galing. So, now a lot of people want... watching your videos, inspired by you and a host of other YouTubers, what do you think would be a good advice for them? A lot of them also stop. A lot of them give up. Anong masasabi mo sa kanila? Madali kasi sabihin na follow your dreams, ganyan. Pero sometimes we fail to see the advantage ng ibang tao na nagtagumpay. I mean, may mga taong successful ngayon. Sa business, for example. Mm. And sinasabi nila, hindi, kaya nagtagumpay yan kasi binigyan ng puhunan ng magulang yan. Mm. O mayaman ng pamilya niya. Yun yung mga bagay na, I mean, hindi yung discredit to that person na nagtagumpay, pero yun yung sinasabi ng tao na naging dahilan bakit sila naging matagumpay. And aminin natin, kung ikaw, ang negosyante na binigyan ng 5 milyon ng magulang mo para magsimula ng negosyo. Diyos ko. Oo. Diba? Laking advantage yun. Ako may advantage yun kasi ako. Okay. Ang advantage ko noon was jobless ako. Oo. Wow. Jobless ako. Advantage yun kasi I'm able to focus solely on the content. Okay. Diba? Advantage yun kasi jobless ako pero hindi ako nasa-stress na magutom kasi... okay naman yung family namin. Oo. I know for a fact na even if mapasara tong business na to, babalik din siya. Right. I mean, yun yung pilit ko sinasaksak sa utak ko. Oo. Diba? Pero yun yung nakakatakot din kasi baka hindi totoo yun eh. Correct. Kung may hindi na talaga kami bumalik eh, diba? Correct. Pero yun yung advantage ko talaga na I was able to eat. Oo. Without actually earning. Oo. Palamunin ako sa bahay. Oo. And hindi lahat ng tao kaya maging palamunin sa bahay. Naging palamunin ako sa bahay habang tinutupad ko yung pangarap. Yun. And napakalaking advantage yun. Sobra. Pero nung ginagawa mo yun, for you, meron ka pa rin vision na hindi, kikita to. Or kabado ka. Hindi ko nga alam na meron monetization sa Facebook eh. Oh. Hindi ko yun alam. Hindi ko talaga yun alam. So what was going through your head na parang I'm jobless, I'm with the word you said, palamunin, and I'm following my passion. Ano yung iniisip mong matutuntunan nun? Wala. Talaga? Wala. Ano lang talaga yan? Sabi ko, I will do this for a month. I will throw myself this project for a month. Para lang talaga. Pagbukas ng business, okay pa ako. Hindi pa ako pinaliw na anxiety. Okay. Alam mo yun? Yun okay. Lang talaga yung intent. You did yun it for talaga. Your own sanity. Yes, yun lang talaga. Pero when I started earning... nag-viral yung isang video ko. Uh-oh. That was pansit kanto na hindi kailangang alisan ng tubig. Yun yung title. Okay, hindi pa to yung kare-kare ah. No. Nauna ba to? Nauna ba to? No. Ano na to? Ito. Nasa personal profile ko yun. Okay. So, Ryan Reyes pa lang yun. Uh-oh. After in-establish ko na nga yung Ninong Ry. Okay. So, yung pansit canton, nandun na yun sa Ninong Ry. Okay. Pero, yung video na merong 600 plus million views. Oo. Wala sa personal ko yun. Nasa page ko yun. Okay. So, tinake down ko yun. Okay. Tinwrite it ko yun. Okay. Para ma-upload to dito para hindi magkaroon ng conflict. Okay, okay. So, yun nga. Nagkaroon ako. So, yung time na in-upload ko, yung pansit canton, wala pang kare-kare nun sa Ninong Ry page. Okay. So, hindi alam ng tao na etong tao na to marunong magluto. Okay, okay. And ang pangit nung naging resulta ng pansit canton ko, mukha siyang suka ng pusa, sabi ng isang comment, and totoo naman talaga. Oh. Pero hindi na yun. Oh my gosh. Pero one thing about dun sa ginawa ko yun, nalagyan ko siya ng chili flakes. Oo. Eh. Hinihigop ko yung pansit canton. Pagkahigop ko,
yung chili, hindi pala, chili flakes ata or chili garlic, maalala. Dumiretso sa lalamunan ko. So pagkahigop ko, ubo ko ng ubo. Ubo ko ng ubo. Okay. Ubo ko ng ubo, parang masusuka na ako. In-upload mo yan, ha? In-upload ko to. Sinadya akong i-upload. Nung ina-edit ko siya, sabi ko, ang suka ng pusa na yung ginawa ko, mukha pa akong masuka-suka sa huli. I-upload ko ba to? Actually, nag-shoot ako ng pangalawang reaction no, na maayos. Oh. Pero I went with the original kasi sabi ko, hindi nakakatawa to. Oh. And nakakatawa nga siya, plus na-reinforce yung opinion ng tao about me. Then, na bubo magluto to, tinamo pati siya, masuka-suka. Yun. Pero sinadya, and then, dahil sa video na yun, I think that has 200 million views. What? Pero it takes a lot of, I have to say balls to do that. Kasi I don't care. Yun. Yeah, I didn't care. Sobrang secure ka sa sarili mo. Ay, siguro nga. Diba? Yun eh. Yun for me. Siguro. And yung video na yun nag-lead sa monetization. Okay. Hindi ko, first time kong bisitahin yung lintik na The Creator Studio ng Facebook. Ano na, sinilip ko lang. Tapos nakalagay doon, you're eligible to apply for monetization. Okay. Click here to ganyan. Oo. Tapos ano siya, parang sent 2 days ago. Uh-oh. So, like, after ko i-upload yung Pancit Canton, sabi ko, ito ba to? Oo. I mean, nothing to lose. Kahit ibigay ko yung bank details ko, hindi naman ako ma-hack na ito. Oo, tama, diba? Tama. Tiguro ang bibigay yung password ko, tsaka Facebook naman to. Oo. Nilagay ko, okay. Sakto sa cut-off, pero nagpadala na ng resibo sa akin si Facebook. Ang unang kinita ko was, I think, 1.5, pero alam ko, $3 eh. Oo. Umabot sa cut-off eh. Oo. It's like, uy, $3? Tapos binasa ko mabuti, hindi ko pala mawi-withdraw yun. Oo. Unless mag-100 siya. Oo. Hindi naman siguro totoo. Walang kwenta to kasi hinanap, bago ko pala malaman yun, hinanap ko muna sa bank statement ko, pumasok ba to? Oo. Wala namang ganong value. Oo. Wala to. Pero I just kept on doing the videos. Tuloy-tuloy lang hanggang next month, it was definitely more than $100. Talaga? So, pumasok siya sa account. Within the next, and then, nung month na yun, sabi ko, kaya nang bumuhay nitong perang na to, ha? Oo. Like, my standard of living back then was, I mean, you have to understand, nang sahod ko nung chef ako ay 500 pesos a day. Oo. So, pakitain mo ako ng anything remotely close to that, ano mo yun, masaya na ako. Oo, livelihood na yun. Oo, diba? Oo. And, nakita ko kay mama. Oo. Ma, ito yung kinita ko this month sa pagbablog. Pwede bang dito na lang ako? Oo. Kaysa bumalik sa palengke. Eh si mama ever so supportive. Yun pa yung isang advantage na meron ako. Oo. Na wala ibang tao. Wala kumukontra sa akin. Suporta, hindi kontra. Yan ang nangyayari sa pamilya namin. Hindi lahat ng tao may suporta. Kung meron akong greatest asset sa mundo, suporta ng pamilya yun. Yun talaga yung ibang klase. Pero yun nga, nung ko lang nalaman na may kita pala talaga. Oo. Na may kita pala talaga. You know what I did? Pinidraw ko yung pera. Oo. Pagka-withdraw ko ng pera agad. I just want to make sure na it's real. Oo. Ako sa bangko, pinidraw ko yung pera. Totoo nga. Ito, nahawakan ko. Pwede na pambili ngayon to. Oo. Diba? Pero ako, pagkakuha ko, binalik ko uli. Pero kumuha konti. Oo. Kumuha konti. Pero yun, hindi ko talaga pinlanong kumita. Sa YouTube, hindi tumatakbo yung videos ko before kasi hindi ako marunong eh. Oo. Yung mga short form ko sa Facebook na vlog sa YouTube, doesn't work. Oo. Hindi pala ganun. It took me a while to learn. Oo. Na hindi pala ganun. So wala akong kinikita dito. Okay. Dito kumikita na ako pero sobrang grinding nung una. Pero hindi ko naramdaman yun kasi I didn't know na meron pala igagrind. Oo. So that opened up. Oh, nag-trip lang ako. Oo. Oh. That opened up your eyes na, uy, meron pwede pala. May kabuhayan pala dito. Ngayon, yung unang winidraw mo, pinambayad mo nung gaming computer na di, utang. Binagyar to pay ko talaga yun. Hindi ko ano yun. Bakit ko mapatulugin yung pera dun? Eh, 1 year to pay yun, di ba? Tsaka post-dated check yun na maliit na halaga lang. Ah, binigay mo na. Diyos ko. Teka lang ah. Magkano yung lintik na PC na yun? Isang set na yun. I think that was 30,000 lang. Grabe, no? May monitor, may keyboard. Sasaksak mo na lang. May games pa, hindi man lang nila pinormat. Talaga? Oo, parang. Babi sa'yo. Ibang klase. pre.
Okay, I guess last question. Kahit lima pa. Kahit lima pa. Hindi, magkakaraoke pro tayo. Eh, nauna na nga yung mga nandun. Oh, no, no, no. Desert mo yung kinakanta kanina. Desert. Parang sarap kantahin na.